Okay, bakit kakaka ako? Yung may hirapan din eh. Sa pinapareview sa akin, yun ang nag-comment na iyon. So, tingnan ko muna kung ano huli ng aking utongers kasi hindi ko naman itong pinagpapapansin ng mga bagay-bagay na ito. So, tingnan ko muna nga kung anong kulay. Mga mamsi. Hindi naman siya maitim. Kung kayo mga sensitive, pero kung kayo mga itchoserong pala ka na kagaya ko yung lahat na sinubukan, o, di try nyo. E di pag nangatay, di hugasan nyo agad. Di ka? Lagyan nyo kagad ng alcohol. So, kumuha lang ko ng konti, o, subukan natin. Kung pwede. Aba? Mga mamsi, good news. Ito na, ang sagot sa mga maiitim nyong... Oh guys, baka naman nag-aabang kayo, naipakita ko singgit ko, ba mahiyahiya naman kayo. Kaya sinabi ko na sa inyo kung anong sikreto ko, ipahigil naman singgit ko, ipapakita ko pa. Ay, so yun guys, tayo. So walang lokohan. Kasabihin ko kasi sa inyo ang sikreto ko. So, paano ba pumunta yung singit ko? Di sinabi ko na rin na parang ang itim ng singit ko, no? So, hindi naman ka-itiman. Siyempre naman na lang sabihin ko ka-itim. Hindi lang kakulay ng aking balat. Nakita mo lang naman ang balat ko. Disclaimer lang, hindi naman tayo pare-parehas ng peng-peng. May iba, sobrang amoy. Ano? May iba, mild lang yung amoy. Yung iba naman, slight lang yung amoy. Ano, depende mga mamsi. Pagka sobrang tindi na ng amoy ng peng-peng mo, ay hindi na ito ang kailangan mo. Doktor na. Ano mga mamsi? Taas ang kamay, mga palutin. Taas ang kamay ng mga maantot ang peng-peng. Taas ang kamay ng mga mahiling mag-travel at loom na loom ang kanilang mga alaga sa kanilang mga suot. Ano, eh parang yung tatlong yun eh. Ako eh. Aling product na ito mga mamsi ay ini-spray sa ating mga peng-peng. Kasi ako talaga ipalutin. Ako kasi mait may naihi. Alam mo, piling na hindi ka komportable na piling mo hugas na hugas ka na. Tapos, nakapantalo, nakapante, nakacycling ko, digat loom na loom. Alam ko yung pakiramdam na, na uwing-uwi ka na hugas ka na. 15 hours, wala kami stopover. Pilipinas, hanggang dine ko, di magdamag, loom na loom. Diyos ko po, loom na loom. E ako naman eh, mahirap umihi sa aeroplano eh. Unang-una, kasikip. Pangalawa, nakakatakot magsiat at parang hihigupin ka ng inodoro. Eh, huwag kayong maingay. Ito'y pwede rin ilagay sa puwet. Sa pisngi ng puwet. Halimbawa, ang iyong pisngi ng puwet, may mga butil-butil. Tapos, yan mo, hindi makinis. Pwede mo siyang ilagay. Ipapahid mo siya bago ka matulog. Pagkaligo mo, ipapahid mo siya. Pag siya yung nasanay ang balat mo ng ganito, kasi madali mo siya malagkit eh. Madali siya ma-absorb sa katawan. So, ang ganda niya sa puwet, nakakakinis ang puwet, tapos yung mga butil-butil, nawawala. Eh, maganda nga sa mukha, sa puwet pag sa eye area. Siya, kung mapapansin yung mga mamsi, kung maghilamos ako, talagang ganagayang ko talaga yung balat ko. Kahit pa may scrub-scrub tong kasama. Pero ako kasi, ganyan talaga ako maghilamos. Talagang lalo pagka na doon ako sa lababo, talagang kumbinado yung ko talaga yung mukha ko. Guys, alam nga, timid ka. Kung mahilig ka magpa-facial, bumili ka na lang ng ganito. O, para ka na din nagpa-facial, ako nagsasabi sa iyo. So, yan. Ang sarap, alam yung tipong makakapikit ka, tapos makakatulog ka na. Ang sarap, kung hindi ikaw yung naggaganto sa sarili mo, kung may tagaganto ka, eh makakatulog ka na sa banyo, sa paghihilamos mo. So, ang pampupunas ko sa mukha ko, guys, is ito. Paper towel. Siguro doon yung malinis yung pampupunas sa mukha ninyo. Yan. Okay, nag-iinat nila ngayon, kaya paper towel. Pero sa tunay na buhay, ang pinupunas ko talaga yung tuwalya lang sa banyo. Yung tuwalya na pati kamay ko, doon ko pinupunas. Ano yun, guys? Masama naman yung masyadong malinis sa katawan. Yung sobrang linis. Kasi doon nagiging sensitive yung balat mo. Kung sobrang linis mo, ganun din sobrang sensitive mo. Kaya kunting dumi, kunting gabo, kunting usok, nagkaka-breakouts ka na. Yun. Kaya huwag masyadong magmalinis. Nagpapakatotoo lang tayo dito ha, mga mamsi. So for today's video, pag-uusapan natin ang pagpapaputi na naman ng singit. So garne, uulitin ko ngayon. Oh, first ha, ito ay hanggang 2 beses mo lang pwedeng gamitin. Itong boteng ito. For example, itong butas, ito yung daliri mo. Igagayin mo lang siya. Oh, pag syempre nadampian na yan ng konting oil, ipapahid mo ngayon siya sa singit mo. Kung saan yung baba, sobrang iitim ng balat mong tinatago. Kung sa singit mo ito ilalagay, hanggang 2 beses mo na siya pwedeng gamitin. First night, second night. Tapos huwag kang magpapante para hindi kumuskos.
Meron ako mga panting nire-review na talagang mga mali makikitid para hindi nga siya kumiskis sa singit ko. Kasi kadalasan nga, hindi nga ako nagpapante. Mas hindi ako nagpapante kasi nagpapante ako. Minsan lang ako magpante. Pag... O, Arena, ang inaantay ng karamihan. Talagang, kung baga noon, eh napatunayan kung ganun pala karami, million talaga ang maiitim ang singit. Eh, imposibleng pati yung puwit mo at kuyukot mo ay hindi maitim. Imposibleng hindi yun maitim. Ano? So, ito na nga, kiniklaim ko na naman, inaamin ko na naman, meron na naman akong maitim na itinatago. Diba, yung iba talaga, eh, talagang maiksian, kitang-kita ng kuyukot, eh, kahit imitim naman, eh, kung maipakita, eh... Confident na confident sila sa gayon. Oh, yan, ito ay para sa mga may tigidig, para sa mga may itim na singit, puwit, at mga kuyukot na iyan. So, underbat ang tawag ata doon. Na isa ilalim ng puwit. Eh, di underbat. Tama ga. Kuha lang ako ng konti. Yan. Ganyan. Spahid ko lang siyang papaganyan. Yan. Spahid ko lang siya. Kasi ito yung hindi ako kapantay na kulay eh. Kung sa kuyukot na garni. Ako'y naiiyamot at magkagayon. Kayo ga. Eh baka maiwan na naman ang maiwan ang aking puwit na yan. Baka maiwan na maiwan itong kuyukot ko. Eh kaya pa gayon hindi ko ata nasasabon ang husay ang aking ilalim ng puwit. Kaya hindi nagpapantay. Ano? Sa pulong nalaman ko yung mga teknik-teknik na yan. Sa pulong hindi na ako nagpapante. O di wala na rin cycling. Wala na nga pati magsa-cycling kapag ha. Yan. Ano? Nagpapante lang ako kapag meron ako. Pero kung wala akong regla, hindi ako nagpapante. Kahit pa ako inaalis, kahit kami pupunta sa malayo, yan, hindi ako nagpapante. Noong muna, sanay na rin ako. Oo, fake ang bag ko. Mukha ka bang peke? Nasa pagdadala lang yan. Ay, mahal kaya nito? 100,000? Eh, hindi ko afford. Di peke na ating bibilhin. Ano? Oo, halatagang fake. Mukhang original. Nasa pagdadala lang naman yan. Eh, kung yung kitong nag-iinarte tayo mo ng ano, eh di, bumili ka ng original, kamahal-mahal. So, by the way, raw English yun. Alam ko kung dami nagtatanong sa inyo, bakit ako nasa Amerika, dami nagtatanong sa inyo, paano nakapunta yung batang ganyang iyo? Nasa ibang bansa na, pagkahirap-hirap pumunta sa Amerika, nakapunta doon. So, paano ga ako nakarating din eh, sa Amerika? So, kaya ako nakarating din eh, eh syempre, nag-process. Eh di, nag-process kami ngayon ng gayong K-1 visa, yung fiancé visa ngayon. Eh, kwekwento ko din sa inyo paano ko nakilala ang mamay. Eh, ako'y 17 years old noon. Ako ay walang boyfriend. Single na single si Ma'am Shi. Batang-bata, press na press. Ako ay mamay naman noon, eh talagang wala pang tiyan. Pagkakalaki ng katawan, alam mo yung parang macho-macho. Eh, yung gusto ko sa lalaki, yung mga tipong gayon, yung mga tipong parang ako'y kayang-kayang paglaban. Kami isang bucket lang, tapos iyang pulutan lang namin lollipop. Wala naman kami mga pera noong time na yun, kami lang nagliliwaliw. Hanggang sa, aba, may dumating. Isang sakat sa isang sasakyan. Sabi ko, iba, may dumating. Sabi kong gayon, eh, kami lang ang tao eh. Sa restobar na iyon. Ay, ang Ma'am Shea ang suot. Siyempre, Ma'am Shea ka puti-puti din ng time. Siyempre, maputi naman. O puti-puti ko nun. Eh, tamang-tama pala eh. Ang tipo pala ng mamay eh, maputi. Alam, mga malabanos type. Eh, ako'y naka, ano no, naka-jumpsuit ako nun na itim. Sleeveless. Oo, di hanggang sa, ako may siyempre, ako'y walang boyfriend. Lalandi-landi. First time ko naman ginawa yun eh. 17 years old, eh, talagang virgin na virgin naman, eh, virgin na virgin. Ano ba? Hindi ko naman hinihingi ang number. Mausay-say, pagbalik ng waiter, ibinigay na sa kanya ang number ni Kenby. Hindi ko naman hinihingi. Kung di ako nagulat. Oh, ba't ibigay na number? Sa akin inabot, sabi ko, pinsan. Sa akin inabot, hindi sa inyo, kako. Ala, eh ako'y punta doon sa counter. Sulat ko rin ang number ko, binabigay ko din. Ngayon yun, talagang dumaan ang pagkalandisay ng mga panong ngayon. Nausubad muna ako. Uswad! So, ganito yung ginagawa ko. Yan. Maganto muna ako hanggang sa mga laya ko. Mga 10 minutes, 5 minutes. Kung dadal pa lang ng 10 minutes, guys, mga 5 minutes na or 3. Sunod ko namang gagawin doon is squad ulit. Kaya ganding-ganding naman ako ngayon. Hindi. So, ganda.
So, pag nangalay ka na, ang sunod pong ginagawa dito, halimbawa, manunod lang ako ng TV. Squat lang ako na ganito, guys. Yan. Manunod lang ako ng TV. Paganyan lang ako. Basta, siguraduhin yung nakabuka ka talaga yung ganyan. Para talaga yung balakang nyo kasama sa paglapad. So, now, ganyan lang. Ganyan lang ginagawa ko. Thank you for watching. God bless ating lahat. Bye!